Hindi natatakot sa China ang isang mangingisdang Pinoy, kaya buong tapang siyang nakipagpatintero sa China Coast Guard habang nasa Scarborough Shoal. Ang ilan niyang kasamahan sa laot, ikinwento ang malabangungot na inkwentro tuwing sila'y mangingisda sa sarili nating karagatan. Nasa frontline na balitang yan, si Jenny Dongon. Ito po, in China, inarangan po kami. Ayaw po kami pala sa tape. Ayan po, narangan po kami ng China. Nakasunod sa amin. Hindi pa man nakakapasok sa Scarborough o Panatag Shoal ang mga mangingisdang ito mula Subic, Zambales. Nakapalibot na sa bangka nila ang mga naglalakihang barko at speedboat ng China Coast Guard. Kaya naman ang mangingisdang si Mang Arnel sakay ng kanyang maliit na bangka. Nakipagpatintero sa mga dambuhalang barko ng China. Makapasok lang sa Scarborough. Kuha ito noong September 22. Sabi ni Mang Arnel, kung pairali ng takot, baka dumating ang araw na di na sila makakalapit sa Scarborough Shoal. Pero hindi kami natakot pa rin sa pag-isda. Doon lang. Kasi kung matatakot ka, ano yung mangyayari, sir? Gano'n, nung bubulihin ka nila. Lalo ka bubulihin. Eh, kung kuan, hindi na ka dapat matakot. Kailangan. Kung bubulihin ka nila, ibulihin mo na rin na. Buwis buhay man daw ang mga isda, sa sarili nating bakuran, makikipagsapalaran sila. Ating po, bahura yan eh. Eh, babanggayin ka nila eh. Ay kung matikas-tikas yung bagag, babanggayin ko sila eh. Kung kwento lang daw ng paghihirap sa Scarborough ang tatanungin, hindi mauubusan ang kapitan ng isang bangka na si Mang Usman. 10 taon na siyang pumapalaot sa lugar. Pag-akyat doon, ang gagawin naman ng China doon sa mga baon ng ano, kutauhan ko, pinagtapon-tapon. Kaya nga, yung minsan yung mga tao ko, nag-iyakan yung mga tao ko, bakit? Pati lahat na gamit sa bangka, ipagtapon-tapon na yan. Kukunin yung mga isda na wala malang paalam na mamili sila. May pagkakataon pangaraw na parang katapusan na nila. Binubumba kami ng tubig. Parang ano, buhawi yung tumambak dito sa dami ng tubig na binagsakan ako. Parang nangatruma yung mga kapatid ko. Nagka-peri squad kami na kalabit na lang. Talagang tinitigan kami talaga ng ganun. Kaya pati yung matauhan ko, mga matanda, nanginginig sa sobrang takot. Malaking bagay daw sa mga mangingisda ang pagputol ng Philippine Coast Guard sa mga floating barrier na inilatag ng China sa Scarborough. Kasi sir, kung wala yung presensya ng gobyerno, ano yung maaaring gawin sa inyo? Dadahasin kami nila, ma'am. Itaboy talaga kami, ma'am. Hindi kami makapangisda doon. Wala kaming paghanap buhayan. Uuwi lang kaming luhan. Walang maipakain sa pamilya. Masakit sa akin, ma'am, na ang kinin ng China yan ng para naman sa atin yan, ma'am. Hindi biro ang pangingisda sa Scarborough. Sa isang linggo nila sa dagat, mahigit 100,000 pesos ang gastos o puhunan. At para mabalik ito, kailangan nila makakuha ng marami at magagandang klase ng isda. Sa muling pagpalaot nila sa linggo, haharap ulit sila sa mga Chino. Kung mahiling man ang mga mangingisda ng Scarborough, yun ay sana raw dumating ang araw na malaya sila makapaghuli. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.